Sa mga pelikula at teleserye ni Direk Wenn ay madalas nasa sentro ng kwento ang pamilya, nanay na handang magsakripisyo para mapalaki ng maayos ang mga anak, anak na gagawin ng lahat para masuklian ang mga magulang at matulungan ang mga kapatid. Malapit sa kanyang puso ang mga kwento ng pamilya dahil siya mismo ay malaki ang pagpapahalaga sa sariling pamilya. Isa siyang mabuting anak, maaasahang kapatid at mapagmahal na ama. At kung gaano kalaki ang pagmamahal ni Direk Wenn sa kanyang pamilya, ay ganun din ang pagmamahal na binibigay niya sa kanyang trabaho at mga katrabaho. Kaya hindi man natin siya makakasama na, the love he gave everyone is more than enough to last us a lifetime. O, pag-usapan natin yun, yung mga, how did he make you feel like you were family to him, folks? Pag nag-emote ako, alam, nagtetext na sa akin yan. Kasi minsan ba, may iwasan, sa social media. Sa IG! Mga, when you make a woman cry, chever lu chuchu. Or ganyan. Tapos, tetext na sa akin yan, oy Marieta, ano yan? Sino yung mga, direct may mga kumokontra sa pagmamahalan. Huwag mo silang intindihin. 17 years kang nalungkot. Ngayon masaya ka, hindi mo na problema kung bakit hindi sila masaya. Ganyan, text siya agad. Tagal nakatext agad siya sa akin. Tapos sabi niya, binigay mo naman kung ano yung dapat para sa pamilya mo. It's about time naman maging masaya ka naman. Ganun siya. Sa'yo ngayon, na happy na love life mo, ano sabi niya? Ay, ano yun? Dati kasi ninong ko yan eh. Ninong ko sa kasal. Okay. Kahit hindi niya gusto. Oo. Naging ninong siya para sa akin. Inokre-okre niya ba kasi sabi niya, si Edu man sa ano, secondary sponsor lang. Ako, ginawa mo kong principal. Okay. O, tapos? Ngayon, ang una niyang tanong, Mami, alam mo ba yung kay Nikki? Yun ang tanong niya. Oo, kasi ang una niyang iniisip, kung gusto ng mami ko. Tapos sabi ng mami ko, opo, hindi naman sa gusto. Ito yung early stages eh. Hindi naman sa gusto, nagpapakatao siya kaya nagpapakatao din ako. So, hindi pa masyadong kilala si Luis Pai. Pero nung nakilala ni Direk, oo, dahil ganyan si mami, okay rin siya sa akin. Yay. O, tapos pagka mga parties niya, automatic yun, kasama siya. Invited na rin siya. Ganun siya, involved siya talaga sa love life, no, Mama po? Sobra. And one thing is, he is very generous with giving praise for success. Yes. Kasi wala siyang insecurity sa katawan. Tama? Correct. Kasi isa sa mga mentors ko nga, every time meron ako mga soap opera, saludo ang ginagawa mong soap. Ito, ay papanoorin ko. Tapos after, tatawag niya, uy, ganito, galing, ganyan-ganyan, nagkukop. Pag may pera siya na po na, sasabihin niya talaga, ako naman open kami, para kasi nanay ko siya. Tapos I remember, I made my first movie sa cinema line, Ligo na yung lapit na me. Talaga nandun siya to support me. Tapos talagang sinabi niya, ang dami niya sinabing mga praise talaga about the movie. Tapos sabi ko, talaga nasabi ko, syempre, ikaw mentor ko. Kaya sabi ko, kaya maganda yung nagawa akong ganyan. So yun, ganun siya. Hindi siya talaga maramot. Totoo. Kaya nga si Direk dyan, di kausap ko nung isang araw. Tuwan-tuwa siya kay Direk. Inalala namin yung From a Mother's Story to Ed sa Woolworth. Nandun siya. Tapos sinasabi niya sa akin na, iba ka rin magdrama, no? Pero yung kilay ko talaga, yun na pag-usapan namin, kilay. Umiiyak ka, pero ang ganda ng kilay mo, ha? Yung crying lang namin. Sa akin, si Direk ay isang mabuting nanay-tatay sa dalawang anak niya, maging sa aming mga kaibigan niya, di ba, Direk? Kasi pag may naalala sang naikwento mong problema, nire-recall niya pa yun, okay ka na ba doon? Okay, kung okay ka na doon, huwag mo nang hayaan maulit-ulit. Tapos, ang pagiging generous niya talaga, yung alam mo yung nanay na pag alam mo yung anak mo may pangailangan, hindi mo na sa kailangan, natitingnan ka lang niya sa mata, I'm sure hindi pa na-release ang sahod mo. Tama. Ano problema, kondo, ganon. Tapos, iba si Direk yung pagiging kaibigan niya talaga, naramdaman ko na director siya, tapos kami talent, at saka ano lang naman ako, kinabig niya ako parang anak niya, pamilya niya, sobra siya talagang mabait. At saka kahit anong pagod niya sa set, pag pinag-usapan na yung mga anak niya, nakikita mo yung nag-glow talaga yung mukha niya. Alam mo kahapon, diba? Sa week,